Jeunesse is creating a global movement. While empowering people to reach their full potential, we're writing our success story with thousands of distributors who are living Jeunesse. Are you ready to look, feel, and live Generation Young? Unleash your potential and redefine youth with our innovative youth enhancement system featuring wellness, beauty, and personal care products sought after and sold in more than 145 markets. Reserve, our number one seller, Reserve, is an antioxidant blend of 5 superfruits and heart-healthy resveratrol. Formulated by a pioneer in stem cell research, Revita Blue is a delicious and refreshing botanical blend of sea buckthorn berry, blue-green algae, and aloe vera with coconut water powder. Mind includes L-theanine and silk protein hydrolysate to support memory to help reduce mental distraction. AM and PM Essentials. Formulated by a board-certified physician, AM and PM Essentials are proprietary blends of vitamins, nutrients, and minerals that target your body's morning and nighttime needs. Best-selling Luminesce is dermatologist-developed with clinically proven results and advanced polypeptide technology, APT-200. Our award-winning Envy line was co-created by a celebrity makeup artist and features Jeunesse-exclusive APT-200 and skin-nourishing ingredients. Nara is skincare you can drink, formulated with vitamins, minerals, and beauty-promoting collagen. Instantly Ageless. With more than 50 million applications sold, Instantly Ageless offers stunning results that have been featured on Good Morning America, The Doctors, Inside Edition, and Rachel Ray. Blended by a master perfumer, the Evoke line includes 5 premium blends of essential oils to evoke your senses. The Reveal Advanced Hair Care System was developed by a board-certified dermatologist with Jeunesse-exclusive HPT6 technology to promote the look of thicker, fuller hair. Zen Body products are enhanced by the Zen Project 8 8-week program, which targets fat loss in inches while teaching habits for a healthy lifestyle and offering support in an online community. All of these revolutionary products are backed by science and developed by some of the industry's brightest experts, Jeunesse scientific advisors, and corporate leaders. Build a lasting legacy with founders Randy Ray and Wendy Lewis. Define a clear future with Chief Visionary Officer Scott Lewis. Make a positive impact with Jeunesse and Jeunesse Kids, which is empowering communities to give children brighter tomorrows with one heart, one hope, one mission. Brighten your tomorrows too. Start today with Jeunesse, which has 5 years with over $1 billion in sales. 6 ways to earn income. Products showcased in magazines and on TV. A unique business opportunity. Recognition from over 720 awards. Amazing sales incentive trips. With Jeunesse, you'll be perfectly positioned to sell in billion-dollar product categories with our world-class marketing tools, materials, and shareable assets, all created to support your success. Our results-oriented products and marketing, global distribution, and dynamic platform empower you to unleash your potential from anywhere in the world and create valuable relationships along the way. This is how we live Jeunesse, and you can too. Oh, hello. Hello, everyone. Magandang araw po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At nagkasama-sama tayo dito lahat ng magaganda at gwapo. Ngayong alam naman natin kung bakit po tayo andito, no? Para makatulong sa ibang tao at matuto din po about dito sa pivot point. At before we start our session today, may I gently remind you on a few house rules. Kindly put your smartphones on any devices you are using on silent mode.
Please maintain a decent posture as your video can be seen globally through your Zoom window. Please avoid interrupting the speaker during the presentation, as your question may just be answered during the session. And last but not the least, may I encourage you to listen with an open heart and mind, as the session may just change your life. Ako po today ang inyong host. Ako nga po pala si Agnes Avancena, isang OFW po dito sa bansang Saudi Arabia. Isang maganda at madiskarteng nanay, biniyayaan ng tatlong anghel at merong isang responsible na asawa. Bilang isang OFW, is mahirap po na makita natin yung mga anak natin sa Pinas. Hindi po natin mayakap na samantalang andito po tayo sa ibang bansa, is naalagaan yung ibang bata. Pero ngayon is nakikita ko na pwede po pala akong makauwi, kasi hindi po tayo lifetime dito sa Saudi. Pwede po tayong makauwi, at ito po yung nakikita ko na mas makatutulong po sa akin, na meron akong income pag uwi ko ng Pinas, kasi soon po malapit na po ako makauwi. So ayan nakikita ko dito na mas marami pa akong matutulungan, at we are enjoy our life by helping people dito po sa this company pong ito. So ayan, before of that, I want to share a small about the pivot point, no? So ang pivot point ay isang paglipat mula sa original na produkto o pag-aalok sa isang bagong bagay sa tingin mo ay magiging mas interesado ang mga customer, kliyente at ang mga user ng apps, no? At mas handang magbayad para sa inyong produkto. Isa rin ito ng system o bihikulo na tumutulong sa atin na mas mapadali natin maabot yung ating mga pangarap. And before that, meron tayong speaker ngayon. Andito po si Ms. Mary Grace Stein, para po sa atin. Siya po ang mag-share po sa atin about this pivot point, no? So, siya po ay isang OFW din po sa bansang Japan for almost 20 years. So, napakahabang taon po siyang naging OFW sa Japan, no? But nakapangasawa po siya ng military sa Japan. So, ayan, isa po siyang life coach ng John Maxwell, at siya nga po pala. Siya po ay nagkakilala din po kami dito sa bansa network industry. Isa po siyang tubong Bicolano. Kasi po ako, tubong Bicolano rin po. So, isang umang Oragon. So, napakaganda kasi nakikita natin na dito pala sa network industry, marami tayong matatagpuan na kababayan natin, ay kababayan nga natin, at isa rin na natin sa malapit lang sa lugar natin. So na ang galing po ng network industry. Marami tayong makikilalang tao. At ayan, so siya po ay isang 6 years na po siya dito sa kampanyang ito. So marami po siyang matutulong sa atin at mag-share na sa atin. So andito po siya today para ma-share sa atin yung pivot point. So go ahead, Ms. Mary Grace Stein. Grab your mic, please. Ayan, thank you so much. Thank you so much sa ating host for today. Maraming salamat, Miss Agnes Avancena. Ayan, napakaganda ng ating ginagawa, no? Sa ngayon na kahit tayo ay nasa iba-ibang bansa, nagkakakilalanan tayo, nakakapag-business tayo, marami tayong natutunan, sabay-sabay tayong nag-aaral. Alam ko lahat tayong mga Pilipino,
ay nandito, no? Para maghanap din ng ating success in life. Ang success ay yung happiness. Alam ko, lahat tayo nandito para sa ating mga family, no? Ako din, tagal dito sa Japan, no? Napakahabang panahon na nag-work din ako dito for 20 years. So, ang ating topic ngayon is about pivot point. So, yung pivot point, sabi nga ni Miss Agnes, is nag-uumpisa, no? Sa way ng pag-sell ng product. So, a different way, no? Babaguhin. Binabago, especially ngayong pandemic, may mga different way na tayong ginagawa. Kasi kung hindi, hindi natin mararating yung ating gustong puntahan. Ang daming mga limitasyon, no? Pag nasa abroad ka, may trabaho ka full-time, halos 24 hours, nandyan ka sa work mo, no? So, minsan mahirap gawin ang isang bagay kasi malayo tayo sa family at wala tayong daming free time. But because of this technology, no, lahat na nagagawa natin. At today, ang isi-share ko naman sa inyo, itong about sa aking life story, no? Sa aking story, bakit ako napunta dito sa company ng Junes, no? Bakit ako nag-pivot? Ba't ko ginamit ito, no? Ito yung aking U-turn, no? Ba't nangyari ito sa ano sa aking life itong past 6 years? At then after this one, I'm gonna present then ang nagiging bihikulo ko. So hanggang ngayon, I've been in 6 years in this industry. So i-share ko rin yan sa inyo. So I want you to have an open mind and open heart na alam ko marami na rin kayong experience. But kalimutan muna natin yan. Ilagay muna natin sa isang tabi at pakinggan natin to, kasi kung ito'y nakatulong sa akin, baka makatulong sa inyo or sa inyong mga family or sa inyong mga friends. Alright, so let me share my screen para mas maganda ang ating presentation. So ayan, today, ito ay about we live Junes. So we live youthfulness, no? So before I start, ayan, I wanna introduce myself. I'm Mary Grace Stein, 38 years old, entrepreneur from Philippines. I'm married to Tad Stein, US Navy. Dito rin siya sa Okinawa, Japan, no? Malapit na siya mag-retire next year, so I'm so excited kasi uwi na kami sa Philippines, doon na kami for good. Alam ko na ang bansa natin yan ang pinakamasaya kasi nandyan ang family natin. At ako din ay nag-aral sa John Maxwell, no? At ngayon ako ay isang certified life coach kasi gusto kong makatulong sa ating mga Filipino at hindi lang sa ibang tao, kundi sa syempre yung family na muna natin, no? Unahin natin yung family natin, yung mga kaibigan natin, or at mga same OFW. Ang purpose ko talaga is ma-share ang aking success in life din. Ang success, hindi naman super success, but everyday yung pagtaas ng pag-grow natin is already success. Yung everyday na dati hindi ka nakakatawa, ngayon nakakatawa ka na ng talagang ano, no? Ng talagang smile na smile yung tawa natin kapag ka tayo ay masaya. So, ayan. Itong topic na to, the pivot point. So ano ang pivot point? So ang pivot point, iyan ang tinatawag na change in strategy without change in vision. Ibig sabihin, yung vision mo, yung nakikita mo, yung pangarap mo, nandun pa rin, isa pa rin. Hindi nawawala ang pangarap natin para sa ating family, no? Na matulungan sila, na makasama sila, na makita yung mga bata na lumalaki na tayo ay nagagabay sa kanila, no? Pero yung strategy natin na ginagawa ng lahat ng tao na pare-parehas, hindi nagsasucess, no? So ang gagawin natin is pivot. Hindi naman tayo mawawala, hindi naman natin i-give up, no? But gagawa tayo, gagamit tayo ng ibang strategy, no? Para makarating tayo doon sa ating pupuntahan. So you can change the route but still same destination kung nakikita ninyo itong mapa, no? So for example, may mapa, no? Tinanong mo ang Google, saan ba ang magandang daan? Sabihin ni Google, dito, iyan kulay yellow. Diyan ka dadaan, makakarating ka doon. So pero pagdaan mo diyan, naisip mo na parang lahat sila nandiyan dumadaan. So parang traffic, no? Medyo traffic yata pag dyan kasi lahat yan ang alam na daan. So kung nakikita nyo ang taxi driver, minsan iba yung dinadaanan niya, no? Ba't niya alam? Kasi may alam siya na ibang strategy. Hindi siya sumabay doon sa agos ng traffic. Dumaan siya dito sa kulay red. Nakita nyo yung red,
na papunta na dito dumaan, makarating din doon sa pupuntahan. But ibang way. So maybe this one is faster. Maybe this one is mas hindi mahirap, no? Baka dito sa una, for example, working abroad, nag-work ako for 20 years, ang hirap ng work, no? For 20 years. So nasaan? Napunta. Nahirapan din ako. Pero meron palang ganitong way. Meron palang ibang route, no? Strategy pala na matututunan natin. So before that, ito ang aking simple family. Nung maliit pa ako, no? 1983, namatay ang tatay ko, no? So ang nanay ko ay 28 years old. Yung tatay ko namatay sa heart attack. Hindi namin alam, may sakit pala siya. Naiwan ang kami na ang pera ng nanay ko ay 300 pesos. 300 pesos lang yung pera ng nanay ko. Yung tatay ko, mayroong insurance, 3,000 pesos lang ang insurance. So tatlo kaming magkakapatid, nag-aaral kami. Ang nanay ko, grade 5 ang natapos, 28 years old, walang alam. So naglabada siya, no? Naglinis ng mga bahay, nagtitinda ng kung ano-ano. So dahil doon sa 3,000 pesos na naiwan ng tatay ko, yun yung kanyang insurance, no? So during that time, sabi ko, gusto kong umunlad ang buhay ko. So nakita ko na mayroon kaming kapitbahay, malaki ang bahay. Sabi ko, ang ganda naman na maganda ang family. Sabi, paano na kaya kami? Iniisip ko palagi everyday, no? Then one day, nagkaroon ako ng chance, no? Na makapunta sa Japan. So nung nakapunta ako sa Japan, medyo matagal, 1 year, nakaalis na silang lahat. Ako hindi, naiwan pa rin ako. Sabi ko, ano ba to? Mukhang hindi ako lang yata ang naiiwan. Sila nakarating na doon. So yung naiwan ako ng 1 year, nakapag-aral ako ng maigi, no? Nakausap ko yung owner, manager namin. So yung manager namin, lagi akong kinakausap. So natututo ako doon sa 1 year na hindi ako nakalarga, nakapunta ng abroad. At ang naging result noon, naging maganda, nakabili ako ng bahay. Kung nakikita niyo yung kapatid ko na pag-aral ko yan, ng college. Kapatid kong lalaki na pag-aral ko rin ng college kaso nagkaroon ng aksidente, na aksidente yung kapatid ko. Kaya kung makikita niyo yung mata niya naka-close, no? So yung kapatid kong babae nandito sa Japan nakapag-aral. Yung pamangkin kong isa nandito sa Japan. Yung dalawa nasa Philippines. So napag-aral ko sila, nabilang ko ng bahay. So na-settle ko rin sila. Then sabi ko, one day gusto ko nang umuwi, no? After 20 years, makasama ko naman ang family ko at makapag-asawa na ako, no? So after ng 20 years kong pag-work, umuwi ako sa Philippines. Nag-asawa na ako. Ayan yung family ng asawa ko, no? Yan, dito sa left side, yan yung brother and sister ko, no? Ito yung mga pamangkin ko, malalaki na ngayon, at ang isa kong cousin. But nung umuwi ako, ito ang nangyari, nagkaroon ako ng struggle, no? Unang-una, gusto ko maging masaya. Umuwi ako, ayan, magiging masaya na kami. Nabigay ko na lahat. Ang problem, hindi ko alam, ang mama ko pala may cancer. Stage 4 na pala siya. So the first 2 years ko sa Philippines, okay. Nung last, after ng 2 years, 2012, ang nanay ko na-diagnose. Biglang nagkaroon ng bukol. Yung bukol pala malaki na. Nandun na pala yun sa kanya. Hindi niya alam kasi hindi siya nagpapacheck up. Wala naman tayong mga healthcare. So yun, na-diagnose siya ng breast cancer. So nag-chemo siya, nag-radiation for 1 year. So then 2013, ng September 6, namatay ang nanay ko. So grabe ang hirap ko, no? Grabe ang iyak ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Akala ko yung 20 years na nakaipon ako ng pera, akala ko ang dami-dami na nun. Pag uwi ko, magdadala ako ng happiness sa family. Hindi ko alam na yung pera pala kulang pa sa pagpapagamot ko sa nanay ko, no? Hindi ko alam na pag uwi ko pala, hinahanap kong happiness na wala na yung nanay ko, wala ng happiness, no? So yun, grabe ang pagsisisi ko. Then, nung namatay ang nanay ko, tamang-tama pumunta kami ng Japan at dito na destino ang asawa ko. After 2 months, inatake ako sa puso. So, yun, mabuti na lang nandito ako sa Japan, nadala ako sa ospital, no? Na kinateter yung heart ko, nalaman nila na yung artery ng heart ko nag-close, hindi nagbubukas. Mabuti na lang ang technology sa Japan ay magaling. At nung pumunta ako dito, sagot ako ng healthcare ng asawa ko at meron din akong insurance dahil natutunan ko nung namatay ang nanay ko, walang insurance, naubos lahat ng pera ko. So na-diagnose ako ng tinatawag na Prinzmetal angina. So yung Prinzmetal angina, yan ay nanggagaling din siguro sa stress. So wala pa silang alam na gamot para dyan. So umiinom ako ng gamot na pang-parelax ng artery ng heart kasi nagkakaroon ako ng spasm.
Then ang result nun ay dumudugo ang mata ko. So for 2 years, laging dumudugo ang mata ko. So grabe ng dugo ng mata ko, mga 1 week yan bago mawala. Parang sore eyes, dumudugo, tapos na-absorb ng body yung dugo. After 1 week, mawawala. Tapos another, bigla na naman, dudugo na naman. For 2 years yan, so I was looking for solution. Naghahanap ako ng solution. Pumunta na ako sa iba-ibang doktor. Sabi nila, wala namang gamot dyan. Then one day, ang isang Japanese post ko, ipinakilala ako ngayon sa isang supplement na ang tawag ay Reserve, no? Itong supplement yan, hawak kong supplement na yan. Sabi ng aking Japanese post, uminom ka nito kasi ako nagpa-palpitate ang heart ko. Pero sabi niya, nung na-introduce to sa akin, alam mo ba, sabi niya, hindi na nagpa-palpitate ang heart ko. Sabi ko, totoo ba yan? Sabi ko, baka naman mahal. So, sabi niya, itry mo lang. So sabi niya, ang isang box daw nito, nagkakahalaga ng 8,000 pesos. Sabi ko, 8,000 pesos, ay wala nga kaming pera. Naubos na lahat ng pera ko sa pagpapagamot sa nanay ko. Walang-wala talaga ako, credit card ko nag-close. So, sabi ko, wala akong pambili. Baka mapagalitan ako ng asawa ko kasi masyado namang mahal. Pero dahil nga sa aking pain, sa aking eyes, no, na nagdudugo ang mata ko, tapos pag nakakalanghap ako ng usok, sumasakit ang ano ko, chest ko, no? So natatakot ako everyday, nag-i-stress ako, nagkaroon ako ng mga wrinkles. Sabi ko doon sa boss ko, sige, ano, bibili ako niyan. Isang beses lang, tingnan ko kung maganda o kung makaulit pa ako kasi masyadong mahal. Sabi niya, itry mong bumili ng tatlo kasi pag tatlo, mura yan. So hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin ng mura, may discount daw. Yun pala, dahil ine-register niya na ako as distributor. So hindi ko alam. No? So ang ginawa ko, in-introduce ko sa mga friends ko, in-introduce ko ng in-introduce. Then isang araw, yung aking friend nagkaroon ng good results. So ang ginawa ko, tinanong ko siya, anong result sa'yo? Sabi niya, ang ganda, gumanda yung ano, mukha ko, yung katawan ko. Nakita ko nga, totoo pala na gumanda ang katawan. So nung nalaman kong gumanda ang katawan, ikinontinyo ko siya. Kinontinyo ko. Inintroduce ko kahit kanino, pumunta ako doon sa office, meron pala talagang office sa Pilipinas, sabi kong ganun. Then, yung sa mata, meron pala silang skincare din. So, pinaglalagyan ko yung mga mata ng mga friend ko, talagang nawawala ang eye bag, yung nakikita nyo, pati yung husband ko, no? Ginamitan ko ng skincare, yung mga kaibigan ko, nagpe-present ako. Nung una, hindi ako marunong mag-present. So, nanghingi ako ng tulong doon sa kaibigan namin na nurse. Sabi ko, pwede bang ikaw mag-explain? Mahirapan ako mag-explain kasi high school lang natapos ko, hindi ako marunong sa ganyan. Then, tinutulungan nila ako, yung husband ko. Minsan, nakikita nyo dito sa left, yung husband ko ang nag-explain kasi nurse ang husband ko. Sa bahay, pag may pumupuntang mga tao, may kakilala ako, niyayaya ko palagi, nagpe-present ako, bumila ako ng board. No? Sa mga restaurant, pag may mga kaibigan ako, eto, yan, mga member natin ngayon, sila Ai, sila Grace, sila Marisa, Ate Norma. So, ginagawa ko yan everyday. Kasi nakita ko na after 1 month, may pumasok na pera. Kuntik pa lang doon sa aking bank. Sabi ko, totoo pala ito. Akala ko, hindi totoo yung ganito kasi wala naman akong tininda. I-share ko lang yung aking link, no? Tapos, yun, doon sila nag-o-order. Mula noon, nakita ko na gumaganda na yung kanilang mga, ano, may mga results sila, no? Kaya sabi ko, gawin ko na tong totoo, no? So, kailangan kong mag-aral pa, no? So, ang ginawa ko, nagpunta sa mga seminar. O, kung nakikita nyo, yung unang nandyan sa grupo namin, yan yung mga kaibigan ko, katrabaho ko yan, OFW dito sa Japan. Sinama ko sila. Pinakilala ko sila dito, no? Sa company na to. Andyan si Dr. Nathan Newman, siya yung doktor na gumawa ng mga skincare. So dito naman, sa kabila, kami ng asawa ko yan. Pati yung asawa ko, sabi niya, hindi ko alam kung anong ginagawa natin dito, pero sumasama din siya. Na-meet namin ang mga founders. Dito sa kabila, nandyan si Dr. Christian Draco, siya yung gumawa ng isang supplement natin na Revitablo ang pangalan, no? So, ayan, na-meet ko rin itong, ayan, mga manager natin, si ito dito sa left side, no? Dito sa Asia, siya ang isang ano leader natin ng Asia. So pumunta kami ng Singapore, pumunta kami ng Italy, Italy, tapos pumunta kami ng Singapore,
Milan at saka Rome, no? Nagpunta kami ng iba-ibang lugar, so na-meet din namin itong mga leaders katulad ng Diamond Director na Miss Kena. So sabi ko, ang galing, na-enjoy ako. Gumanda yung skin ko, gumanda yung katawan ko, nagkaroon ako ng maraming friends. Ang dami kong natutunan about sa science, about sa katawan, paano magpa-healthy. Kasi nga, ang concern ko, tatay ko namatay ng cancer, ay ng heart attack, nanay ko namatay ng cancer, ako nagkaroon ng heart attack. No? So yun, inisip ko. Ang saya-saya ko na, nag-enjoy na ako, marami ng friends, nakapag-travel. Then one day, dumating na naman sa buhay ko to. This is the pivot point. Ito na yung time na sabi ko, nagkaroon ng new meaning ang life ko. So hindi lang yung para sa family ko, hindi lang para sa makatulong sa kanila, kundi nung dumating itong time na to, na-diagnose ako, grabing sakit ng tiyan ko, no? Dinala ako ng asawa ko sa ospital. Nalaman nila ang aking right ovary ay kasing laki ng apple, 8 centimeters na ang laki. Nung chinek nila ang blood ko, kasi yung nanay ko nga namatay sa cancer, chinek nila ang aking tumor marker, yung blood, nakikita kung may tendency ka magkaroon ng tumor, no? Kasi sa ovary. Nung chinek nila, ang normal daw na score are 35. Ang score ko, 1,342. So yung doktor na nag-check, umiiyak na kasi kaibigan yun ni Tad. Sabi niya, naku, I'm sorry, sabi niya, parang positive cancer ito. So hindi ko alam ang gagawin ko kasi during that time, enjoy na ako, nagtuturo ako. So tinuturo ko sa mga friend kong OFW na maging malakas ang loob, but during that time talagang na-down ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, paano ko sasabihin sa family ko? May kapatid akong na-disgrasya, so inaasikaso ko siya hanggang ngayon. Paano kung mawala ako sa mundo, no? Ano ang gagawin ko? So grabe ang hirap ko, no? Hindi ko alam ang gagawin ko. Tinago ko yun sa kanila. Hindi ko sinabi na meron akong karamdaman. Nagpa-opera ako. Ang sabi ng doktor, hahatiin ang tiyan mo mula sa taas ng pusod hanggang sa baba. Eh, mahilig pa naman ako mag-bikini. Sabi ko, wala na ang tiyan. Hindi na, di bali na. Basta masave lang ako. At kinuntinyo ko, ininom ko lahat ng supplement na available para sa akin galing sa Junes. Ininom ko lahat. Bumili ako ng napakalaking package. Ininom ko umaga, gabi. Ang inalis ko lang sa aking diet ay inalis ko yung carbohydrates. Hindi ako kumain ng tinapay, hindi ako kumain ng rice ng ilang linggo before sa operation ko. And after my operation, kung nakikita nyo dito, ang result ko after March 4, no, ang na-diagnose ako, no, ng itong may tumor marker mataas, March 19, nung after na ng operation ko, pagbuka nila ng tiyan ko, nakita nila na pumutok na pala ang ovary. So mas lalong natakot ang doktor. Sabi ng doktor, naku, baka kumalat na ang cancer. But nag-pray ako ng nag-pray. Ang prayer talaga is very powerful. Hindi lang sa supplement na ininom mo, hindi lang sa ginagawa mo, hindi lang sa mind, but yung prayer. Sabi ko, alisin mo po, hindi pa ako dapat mawala sa mundo. Ang dami ko pang gagawin na nung chinek nila ang aking biopsy, wala akong cancer. So 2019, ito na, yung ang life ko nagkaroon ng bagong meaning. So andun pa rin ang aking dream, no? Ang dream ko papunta pa rin dun, makatulong. But yung new meaning na ng aking life is makatulong sa ibang tao, no? So sabi ko, dati family lang ang gusto kong tulungan, pero nalipat yun, nag-change route. Lumipat ako, nag-pivot ako. No? Dumaan ako sa isang strategy. Ngayon, nagkaroon na ako ng new meaning. Ang new meaning ko ay para sa family ko at helping others. So kung nakikita nyo noon, 2000 nag-work ako sa bar, no? 2016, yan na nag-start na ako ng networking. 2019, sabi ko, kailangan kong mag-level up. Kung gusto kong makatulong sa ibang tao, dapat maging magaling din ako. Dapat maging more din ako from inside out, no? Hindi lang basta sa labas, kundi galing din sa inside. Kaya nag-aral ako kay John Maxwell. 2019 na certified ako as life coach. Kaya kung nakikita nyo dito, kahit sa picture, no? Eto na ako ngayon. 2015 yan yung itsura ko. Ngayon, nakikita nyo ito, no? So the more na tumatanda, the more na nagiging better, sabi nga nila. Sabi ko, kaya siguro dahil dito. But not only studying yourself, no? Not only growing by yourself, but
kailangan ko kako nang merong mag-guide pa rin sa akin. At one day, hinanap ko. Sabi ko, lagi kong nakikita si Miss Kena. Isa siyang diamond director. At one day, nilapitan ko siya. Sabi ko, Miss Kena, I need you. Kailangan ko ng pivot leader. Kasi kung gusto nating mag-change ng strategy, kailangan natin may nagtuturo sa atin na magaling, na nakarating na doon. At isa siyang diamond director, silang mag-asawa. Kaya sabi ko, pwede bang tulungan mo ako? Kasi gusto kong makatulong sa maraming OFW, no? Na mga nandito sa ibang bansa para makauwi na sila sa Philippines. Then, eto na, ang pivot point. Hindi lang na meron kang leader, hindi lang na nag-aral ka, no? So, kailangan din natin to choose the right company. Yung right vehicle, no? Unang-una, yung company mo ba ay merong good values? Maganda ba yung value ng company? Maganda ba yung mission ng company? Pangalawa, team. Yung company ba merong magandang good leadership, no? Na talagang i-guide kayo, hindi lang yung pumasok kayo diyan na hinayaan na kayo. Meron ba silang magandang leadership? Number three, unique ba ang kanilang product? Nasa kanilang lang ba mabibili ang product na yan? Kasi maraming mga product na pwede namang hindi bilhin sa'yo. But ito bang product na to ay unique, kakaiba, na nandito lang ba sa company na to? Then yung price ba competitive? Halos parehas din ba sa ibang product? Yes, no? System, ang technology ba magaling? Baka yung technology hindi magaling, no? So yan ba, titingnan natin. May opportunity ba na kumita agad? May opportunity ba talaga na pwedeng kumita? Na kung gusto na nating may kitain tayo kahit konti ngayon, meron ba? At ang company ba ay makikita natin na nasa ranking ng mga companies? At yan ang ikikwento ko sa'yo ngayon. Bakit tayo nandito? No? So yung mga qualities na yon ay nandito, nakita ko sa company ng Junes. Kaya tayo nandito ngayon at ipapakita ko kung itong company na to, paano to magiging bihikulo ninyo? Paano to magiging bihikulo ninyo? No? So, itong Junes, ang ibig sabihin ng Junes ay youthfulness. Youthful, magiging ilalabas yung kabataan, no? Youthful, no? Ito ay founded nung September 9, 2009 at 9 p.m. Bakit 9? Because in Chinese numerology, no, sa numbers, ang ibig sabihin ng 9 ay longevity, pampahaba ng buhay, no? So, meron tatlong most important things, no? Ang Junes. Naka-focus ang Junes to look good. Kung nakikita nyo yung before ko at ngayon, look good, no? Yung body, no? Yung looks, mababago. Feel good. Ibig sabihin, malakas ang katawan, walang karamdaman, no? So, gumaganda ang pakiramdam. At pangatlo, gumaganda ang buhay, no? Ano ang magandang buhay? Siyempre, kasama ang family, merong time freedom. Na pag gusto mong pumunta kung saan, walang titigil sa'yo kasi ang work mo, pwede mong dalhin kahit saan, no? So, yun. Tatlo, look, feel, and live. Sino ba ang merong gusto niyan? I'm sure everybody, no? Gusto na maging maganda. Maging looking yan, maging maganda ang katawan, maging healthy, at gusto ng live good. Ibig sabihin, makakapasyal, magagawa, pwedeng kumain sa labas, or pumunta kung saan, mabili ang gusto, anytime na gusto nyo. So, yan po ang Junes. So, naisip nyo na ba? Have you ever wondered how far your dream could take you? Naisip nyo na ba na pwede nyong marating ang gusto nyong marating? Ako, iniisip ko noon, labandera ang nanay ko, nagtitinda ako ng sigarilyo dahil wala kaming makain. Hindi ko akalain na magiging ganito ang buhay ko. Diba? Pwede pala. At ang mission ng Junes, the Junes family creates positive impact in the world by helping people look and feel young while empowering each other to unleash our potential. Kaya nandito tayo, katulad kay Miss Agnes, baguhan lang siya ang host, no? Kasi ina-unleash natin, tinutulungan natin silang ilabas ang kanilang mga talent, no? So, sino yung mga founders? Dapat ang founders, mapagkakatiwalaan ba ang founders natin? Nandyan ba sila? May pinakita na ba talaga sila na kanilang success? So, si Randy Ray, isang co-founder natin, no? Si Randy Ray ay dating military. Nag-aral yan. Galing sa mahirap na family, nag-aral, pinag-aral ng military, nag-aral siya about computer, no? So, dyan siya magaling. At isa rin na naging business niya rin, kapartner niya rin ay ang NASA, yung spaceship, no? Yung launching ng mga spaceship. Yung computer system doon, isa rin siya sa mga gumawa
So, ibig sabihin, bakit nakikipag-partner ang NASA? Kay Randy Ray, ibig sabihin, trusted people, no? Sabi niya, I think our responsibility is to provide the tools for people to go out and earn a living and build their dreams. So sabi niya, itong tools, itong aking expertise, gusto ko itong itulong sa mga tao na gamitin nila para magkaroon din sila ng success. Ngayon, bilyonaryo na siya, no? Galing siya sa mahirap na family. So si Wendy Lewis, asawa ni Randy Ray, so siya ay isang mathematic teacher, no? So siya rin, dati rin siyang networker, no? Nagtitinda din siya ng mga produkto noon, no? So si Miss Wendy Lewis, ang kanyang expertise ay math. So yung ibang mga networking company, siya ang gumagawa ng compensation plan. So yung mga customer support ng ibang networking company, yan din ang isa niyang mga business, no? So silang dalawa ay nagtulungan. Ha, nakapag-asawa silang dalawa at yan ang kanilang business. So may mga businesses sila na naging top sa American business, no? So sabi niya, we started Genes for two reasons, no? First is first reason was to help distributor reach their dream. Second reason is to feed the children around the world. Gusto niyang tulungan yung mga mahihirap na mga bata. At ang kanyang anak na Scott si Scott Lewis, ang ating chief visionary officer, siya ay lumaki, pinalaki ng kanyang nanay sa pag-networking, no? So nakita niya kung paano magtrabaho ang nanay at ang kanyang etong stepfather niya na si Randy Ray. So doon siya namulat na sa pagiging networker life, no? So sabi niya, the Junes family is creating a global movement. So tayo ay isang movement of like-minded leaders. Ibig sabihin, pare-parehas ang goal natin, ang mind natin. Unified in spirit, maganda ang ating unified tayo, sama-sama. With a collective mission to create positive impact in the world. So nagbibigay tayo ng good impact. Kung makikita natin, ang Junes ay super, no? Unang-una, ang company is very good. But pwede nating ikwento na ang founders ay okay. But ang hindi nakakapagsinungaling ay ang numbers, no? So ang Junes, isa sa mga company na nakapag-sales ng $1 billion within the fifth year of business, no? So in sixth year of business. So ibig sabihin, ilan ang mga company na nakapag-sales na ng ganyan? Ang daming company around the world. So sino yung mga company na yon? Wala lang dito si Amazon, si Facebook, si Microsoft, no? Si eBay, si Junes, ilan lang, no? Sa mga companies around the world, si Facebook ito, si Apple, no? Ang nakapag-sales ng $1 billion within their 6 years of business. Ibig sabihin, si Junes ay nag-grow nang mabilis, growing. Kanina pinakita ko isa sa mga dapat na vehicle ay nag-grow. At 5 years in a row, 1 billion 1 billion ang sales natin and it's growing, no? Kahit during pandemic. At 6 ways to earn income na feature sa mga magazine as nakita natin open sa different countries at makikita natin ang awards ng Junes. Makikita natin in network marketing, ang award ng Junes ay inaabot na sa 900. So ito medyo late ng konti, no? Diyan pa lang, ang numbers will never lie. Ang product ng Junes, ano ang meron? Ginagamit ba ng mga tao? Yes, wellness. Sino ang gusto? Malaking billion-dollar industry. Yes, meron tayong wellness. Hair care. Sinong gumagamit ng hair care? Marami tayo. Maraming gumagamit. Weight management. Sino nagpapapayat? Ang dami. Energy drinks. Sino umiinom? Madami. Skin care. Pinakamalaking organ ng body natin. Makeup. Sino nagme-makeup? Halos lahat. Diba? So, participating in those industries. Sino ang mga gumawa? So, dapat din may kredibilidad ang gumawa. Dr. Nathan Newman. Makikita natin na nasa red carpet ng mga Hollywood star. Nandun siya kasi siya yung nagbobotox din ng mga Hollywood star. Dr. William Ansalag, author ng isang book about longevity. Hahanapin natin. May kita natin na ang librong ginagawa niya is about stem cell, about paano magpahaba ng buhay. Chinese medicine ang expertise. Dr. Donna Antar, ang kanyang specialty naman ay ang about the body, about having a good lifestyle. Dr. Vincent Giampapa na nominate na Nobel Prize research sa stem cell research, no? So na-nominate siya na Nobel Prize. Ibig sabihin, pag na-nominate, one of the best. Dr. Yanbin Ma, bago nating doctor na advisor, Dr. Luis Martinez sa Spain, sa Latin America. So
So siya rin. At Dr. Christian Drapeau, si Christian Drapeau ay isang French guy, no? Na kilala din sa Pilipinas kasi nag-i-speech din siya sa mga medical schools sa Manila, no? At siya ay isang stem cell scientist. So sila yung mga gumawa ng ating products, no? Na nakipag-partner si Junes para itong mga tao na to ay gumawa, tumulong sa paggawa ng the best na unique na products. Okay, so ang isa sa mga best products natin ay yung nilalagay sa eye bag in 2 minutes, yung eye bag at wrinkles ay nawawala, instant po siya. It works for 6 to 8 hours na ito ay talagang parang magic na tinatawag. Meron tayo niyan sa Philippines. Itong Luminous skincare, no? Ito ay maganda. Bakit po? Kasi meron tong tinatawag na APT 200 na ginawa ni Dr. Nathan Newman, no? So itong APT 200 polypeptide with a purpose, ito ay very unique. Dermatologist developed technology that sparked the youth message to your skin. So itong APT 200 na ingredients na nandito sa skincare na to, except the cleanser, nandito siya sa loob ng skincare na to, ito ay nagsesend ng message sa ating skin para i-repair yung part na nilagyan natin, no? So yung mga cells pala nagko-communicate, meron siyang APT 200, itong APT 200, yan ang nagbibigay ng signal. So bestseller natin itong serum. Yung serum na yan, pag nilagay mo sa skin mo, kung ano man yung may damage dyan, nagbibigay siya ng signal na i-repair yung damage. Kaya makikita nyo, kahit ako yung skin ko, yung noon at ngayon, ibang-iba, no? Flawless Skin Brightener, siya yung brightener, cream din siya na lalagay sa mukha para yung mga itim-itim na part ng skin natin is mawala, no? Itong Daily Moisturizer Complex, yan din is para maprotektahan ang skin natin during the day. Hindi masunog ng araw, night repair para ang skin natin ma-repair habang tayo ay natutulog. Hydra Shield Mask sa mga polluted countries, katulad ng Philippines, no? Katulad sa Manila, sa mga city. Yan ay ilalagay mong mask, hindi yan nakikita, nilalagay yan sa skin bago ka mag-makeup para paglabas mo, protected ang iyong face sa mga pollution. Ultimate Lifting Mask, para ilalagay mo yan, maalis yung mga dead skin ng iyong face at maalis ang dumi. Pati yung mga nandyan sa pores natin, maaalis at ililift yung ating skin. Pinapataas para hindi mababagsak, no? So para kang nagpapalift up sa iyong bahay, ikaw na sarili na. Then Essential Body Renewal, sa buong katawan ginagamit yan. Yan ay para ma-repair ang ating skin. Yung cleanser, yan yung cleanser, sabon sa mukha, na very light. So pwedeng gamitin ng kahit anong skin color, anong skin type. Okay, so meron tayong itong RVL. Itong RVL naman, ginawa rin niya ni Dr. Nathan Newman. So itong RVL, bakit ito unique? Kasi meron itong tinatawag na HPT6 and botanical. So hindi lang maganda ang ingredients. Ang ingredients, usually, hinahanap natin good ingredients. Of course, everything is very good ingredients dito. But meron itong HPT6. Itong HPT6, exclusive to Junes lang ito. Ginawa ito para bigyan, tulungan ang ating scalp na mag-grow ng hair, magkaroon ng magandang hair, no? So meron tayong shampoo, RBL Ultra Refining Shampoo, na nililinis niya, inaalis niya yung mga dumi ng hair, no? Tapos binabawasan niya yung pagiging static, 'di ba? Minsan yung hair natin tumatayo. So inaano niya yan, inaayos niya yan, nagiging soft at saka smooth and finish. Then itong itong RBL Scalp Infusion Treatment, yan naman yung nilalagay sa scalp para malagyan ng abono ang ating scalp, no? Para magtubo ng maganda ang ating hair. Then yung pangatlo, RBL Multi Perfecting Leave-In Conditioner. Conditioner siya para maging maganda ang hair natin, maganda yung volume at hindi magka-dikit-dikit, hindi mag-detangle, no? So yan ang maganda, i-spray mo yan, leave-in conditioner. So the whole day naka leave-in conditioner ka. Magandang available sa Philippines. So meron tayong collagen drink na ara. Sabi nga, ang collagen, pag tumatanda ka na, yung collagen ng katawan mo nawawala na. So kailangan na nating dagdagan. So ang kagandahan nito, True Marine Collagen is a very good quality ng mga collagen. So nakipag-partner din si Junes, no? Then
ang collagen niya ay 5,000 milligram of hydrolyzed collagen peptide. So ito ang unique, 5,000 milligram, maghanap kayo ng collagen na 5,000 milligram, at hydrolyzed, yung hydrolyzed is maliliit, pinaliit para papasok mismo sa ating mga cells, no? So magiging maganda ang ating skin, magiging firm, elastic na pag pinindot, bumabalik, no? Pag tumanda na, pag pinindot, hindi na bumabalik, bumabalik pa rin. Nababawasan ang wrinkles at saka laging mamasa-masa ang ating skin, no? At tinutulungan ang ating sariling collagen na mag-promote ng madaming collagen, no? So binuboost niya, parang inaabunuhan. So ito namang ating reserve, ito yung favorite ko, no? Ito yung antioxidant. So alam natin ang antioxidant ay good sa body natin, but itong antioxidant na to is good quality kasi tested ito sa CAP-E test, CAP cell-based antioxidant protection in erythrocyte. Itong test na to, na nalaman nila na ang quality ng antioxidant nito ay very good. At ito daw pala, ang antioxidant nito ay pumapasok, nagpo-protect daw ng mga live cell para hindi mag-oxidate, para hindi mabulok, no? Hindi magkaroon ng damage ang mga cells natin. At hindi lang yan, meron siyang 5 superfruits. Meron siyang acai berry, meron siyang pomegranate, grapes, meron siyang red cherry, no? Grape seed. So, meron siyang aloe vera. So, nandito sa loob nito, no? At meron siyang tinatawag na resveratrol. So, yung resveratrol, nakukuha yan sa grapes. Sa isang bote daw ng grape, ng wine, meron daw 5 milligrams na resveratrol. So, yung resveratrol, maganda yan sa heart. Kaya siguro to nakatulong sa akin, no? So, yung resveratrol na nakukuha natin sa isang bote ng wine ay 5 milligrams lang. Ang laman nito ay nasa 100 worth ng bottle ng wine. So, ibig sabihin madami ang laman nito. So, yun, ang resveratrol nagsiswitch on ng ating sirtu in genes. Parang electric ng katawan natin, nagswitch on, parang ganon ang gusto niyang sabihin. So, may magandang antioxidant na, may resveratrol pa, di ba? Then sunod, Finity. Itong Finity wala sa Philippines. But itong Finity, merong tinatawag na TA65. Itong TA65, ito ay Nobel Prize winning research ng ibang company. At ang Junes nakipag-partner din, exclusive sa atin, no? Ito ay nagpapabagal ng pagtanda, no? Inaalagaan niya yung telomeres ng katawan natin. Nagpo-protect ng telomeres. At ito ay mga natural ingredients, walang preservative. So ito rin ay napakagandang product na ito ay mura kumpara doon sa hindi Junes kasi tayo ay nakipag-partner dito sa company na to. Then ang AMPM, ito ay ginawa ni Dr. Giampapa, no? Si Dr. Giampapa, siya ay na-nominate ng Nobel Prize research, no? Ng stem cell. So ginamit niya yung kanyang research dito sa AMPM. So nominee siya doon, no? So yung technology na yun, ginamit niya dito sa AMPM. So dito sa AMPM, meron 70 ingredients, no? Meron ng vitamins, meron ng minerals. So halos lahat ng kailangan natin during the day, 2 tablet lang inumin natin. Lahat ng energy, nandiyan na. Lahat ng vitamins na kailangan natin, nandiyan na. PM, lahat ng kailangan natin na makatulog tayo ng maayos, kasi pag natutulog tayo ng maayos, yung katawan natin, dyan sila nagre-repair pag tayo natutulog. So, nandyan na rin sa PM. Biruin nyo, more than 70 ingredients ang laman yan. Kung bibili ka ng iba-iba hiwa-hiwalay na vitamins, aabutin ka ng same price lang nito, no? So, baka mas mura pa ito kaysa sa ibang mga supplement. Then, Revita Blue. Itong Revita Blue, ito ay ginawa ni Dr. Christian Rafo, no? So siya ay stem cell research. So na-research nila na itong tinatawag na blue-green algae, para yan seaweeds, no? At saka itong sea buckthorn berry, ito rin yung kinain ng mga horses ni Alexander the Great during the war, na nakagaling ng mga horses, no? Nakagaling ng mga sugat nila. At yung aloe vera at coconut powder, water, alam natin ang coconut's very good na yan pala kapag ininom natin, no? Yan pala, natitrigger niya ang bone marrow natin na mag-release ng maraming stem cells sa ating blood circulation. Pag maraming stem cell pala sa blood circulation natin, ang ginagawa pala ni stem cell, kung may nakita siyang damaged na cells, nire-repair niya pala at nire-replace niya.
So, hindi natin alam hanggat hindi tayo nagkakaroon ng sintomas. Pero pag marami pala tayong stem cells sa blood circulation natin, nagro-ronda ang stem cells, niro-ronda niya. Pag may nakita siyang damage, i-repair niya pala. Ito ay maganda, available sa Philippines. Then, mind. So, maraming nai-stress dahil sa situation ngayon, sa pandemic, no? So, maraming na-stress, walang pera. Maraming na-stress, walang trabaho. Anong nangyayari? Nagkakaroon ng ng mental problem, no? So, ito ang ginagawa nito ay binuboost niya, binibigyan niya ng supplement ang ating mind, itong self-protein, hydroxylate, kilala ito, na very good to support na memory. L-tianin, ng mental distraction, nakaka-reduce ng mental distraction. Naaalala ang names, naaalala ang words, naaalala ang facts and figures. So, yung mga nagtatake ng exam, umiinom din ito, no? So, yung laging nasa gadget, humihina na yung memory, nagtatake nito. Yung laging busy everyday, nagtatake nito. This is very popular here in Japan. Then, itong Evoke, unique signature blend. Dahil, bakit po unique? Si Dr. William Amsalag, isang expert sa Chinese medicine at isang very popular na perfumer, ang gumawa nito. So, meron tayong pang-enhance. Pag gusto mo magkaroon ng energy, gusto mong maprotektahan ang sarili mo sa mga pollution, depend. Gusto mong magkaroon ng clarity, makapag-relax yung mind mo, clarity. Gusto mong ma-balance, meron tayong balance. Very unique. At Zen. So, maraming nagpapapayat, gustong pumayat, pero bumabalik pa rin. But ito ay mayroong tatlong aspect, no? Curb. So, ika-curb niya yung aalisin yung dumi natin sa katawan, no? Then, burning fats, no? I-burn yung mga fats, aalisin yung mga fats. Then, build muscle. So, tatlong, curbing appetite para hindi ka na nagugutom palagi kasi bibigyan niya ng vitamins yung mind na tapos puno na yung tiyan mo, okay ka na. Ngayon, magbo-burn ka na ng fats at sunod maglalagay ka ng muscle. Kaya kung makikita ninyo, kahit ako din, experience ko na ito, ang aking body, kahit nagtumatanda ako, yung body ko na may maintain ko dahil dito sa Zen. Simple, realistic result. Simple lang siyang gawin. Hindi mo kailangan mag-exercise ng ilang oras, no? So ito ay Zen. At ito yung mga products natin. So kung nakikita nyo, meron tayong wellness, meron tayong personal care, at meron tayong beauty. At lahat yan, kailangan natin. So sabi nga, kailangan natin ng youth enhancement system. So ito ay, kapag sinundan natin ang system, ano mangyayari? Magkakaroon tayo ng good result. Alright, so I know everybody gusto nyo nang bilhin yung mga product na yon. But before we start, no, before nyo bilhin, meron tayong part ng opportunity. So, sino ba ang gusto ng own your home business? Maganda na nasa bahay tayo, wala tayo sa ibang bansa, no? Full-time or part-time, pwedeng kumita dito. Open ito 145 countries, 35 languages, and 25 currencies. So, you can work from home habang nakikipagkwentuhan. So, dalawang klase ng marketing. Isa is traditional. Ang traditional nag-promote sa TV, sa radio. Nagbabayad sila doon ng madami sa mga artista, no? Para i-promote sila. So, yung mga artista, di ba, maraming kinikita, no? Binibigyan sila ng maraming bayad dahil sila ang nagpo-promote. Pero dito, sa Junes, tayo ang promoter. So, tayo ang artista dito. So, network marketing, millions are paid each week to people like you. Binabayad sa atin. So, dapat tayo ang artista, no? Ayan. So, personalized digital platform dito. Meron tayong sariling apps, no? Na nandito na ang ating e-commerce. Pag sinabing e-commerce, tindahan online. Meron na tayong sarili nating Amazon sa ating cellphone. Nandito, sa ating cellphone. Pwede na mag-join dyan ang mga tao. Meron tayong J-Office. Pwede tayong mag-share ng mga tools, mga social media asset, mga videos, pwede tayong mag-share, no? May mga business tracking tools tayo, may mga training tayo. J-Mobile, meron tayong mga lesson online na rin. Learn, build, manage the business. At saka stay connected kasi meron tayong Instagram, Facebook, Twitter, YouTube at LinkedIn, no? Nandiyan na, available na para sa atin.
offices. Meron tayong pwedeng gamitin office kasi minsan gusto nila, uy, doon tayo sa office ninyo, meron tayong office. So nasa 40 plus office na tayo around the world. Meron din tayo sa Makati, no? May office tayo doon kung gusto nating puntahan. Then, global. Ibig sabihin global, hindi lang Pilipino ang client natin, no? Hindi lang sa Pilipinas. At dito ay kung anong nakikita nyo dyan na may kulay blue, yan ay mapa ng mundo, merong shipping ng Junes. At hindi tayo ang magsiship, company ang magdi-deliver ng product. Hindi na tayo ang mabibili ng product at i-deliver doon, company na. Ang gagawin natin, tayo, para tayong movie star, tayo lang ay magpo-promote. North America, Latin America, Argentina, Brazil, Asia Pacific, Greater China, Japan, Middle East, and Europe. Lahat ng countries na to may delivery, may mga offices din dyan. Tayo ay hindi magdi-deliver, tayo ay hindi rin bibili ng product at ibibenta doon. Tayo ay magpo-promote, tayo ay promoter, tayo ay artista, no? Ito ang work natin. Then, 6 ways to earn income. Pwede kang bumili. Customer profit. You buy, you sell. Pwede mong gawin. Kung gusto mong mano-mano, pwede rin. Retail sales bonus. Pag gustong may mag-member din as a distributor, katulad natin, gusto mag-business as gusto niya rin na siya rin ang maging promoter, parang artista din. Meron ditong $25 to $500 ang commission. Team commission. Nakakaipon tayo ng points. So alam niyo ang SM Advantage cards may mga point, no? Sa mga point na yan, nabibigyan din tayo ng $35 every time tayo nakaka-keep ng 600 300 points. Later matututunan niyo yan. Pag tinulungan niyo sila na magkaroon ng business, paano gawin ang business, yung $35 walang tigil. Pwede sa ating ibigay, no? Ng Junes. Team commission tawag diyan. Ngayon, yung mga tao na member natin, tinulungan natin, nagkaroon din sila ng $35 na team commission, tayo ay magkakaroon din ng percentage doon dahil magaling tayo magturo. Then, pag maraming bumibili sa atin, yung matching bonus natin tumataas pa. No? Bibigyan pa tayo ng additional. Then, diamond bonus pool. Alam natin na pag nag-i-invest, mag-i-invest kay Apple, Amazon, kay Jollibee, magbabayad tayo, di ba? Mag-i-invest tayo, maglagay tayo ng pera. But in Junes, hindi nila kailangan ng pera natin. In Junes, magkakaroon ka ng diamond bonus pool 3% nung nakita natin 1 billion sales, no? So 3% pinaghatian ng mga diamond. So paano maging diamond kapag marami kang tinulungan na tao? Hindi mo kailangan mag-invest ng pera. Tinulungan na tao na nag-earn din, naging ganito din, nagkaroon din ng success, saka tayo mapupunta dyan. At meron tayong tinatawag na advancement opportunities. So the more na may tinutulungan tayo, for example, meron din tayong tinatawag na ranking. Pag naging Jade Executive tayo, meron tayong apat na tao na ginawang executive, tinulungan natin. Ang executive, isa ka na distributor, may tinulungan kang dalawa. Ay, tinulungan kang nag-join sa'yo, tinulungan mong magkaroon ng dalawa, ang tawag yan executive, no? Ang Jade, kapag ka may tinulungan kang apat na naging executive, ikaw ay Jade Executive. So every time yung mga tinulungan mo nagkaroon ng $35, meron kang 20%. Pagka na ang tinulungan mo ay 8 na executive, every time sila nagkaroon ng $35, may 20% ka. Pag tinulungan mo sila, naturuan din nila yung kanilang member na magkaroon din ng 35, ikaw ay magkakaroon ng 15%. Pag 12 na ang tinuruan mo, nagkaroon ng $35 yung first level mo, second level mo, magkakaroon ka ng 15%, third level mo, magkaroon ka ng 10%. Hanggang papataas yan. So dito, nakikita natin na the more na marami kang tutulungan, the more na yung percentage mo, bawat nagkakaroon sila ng $35 ay dumadami hanggang sa 7 level. Hanggang 7 level deep, nagkakaroon ka ng percentage every time sila nagkakaroon ng $35. At kapag ka naging diamond director ka, kasama ka doon sa 3% na maghahati-hati, no? At ngayon, meron tayong ruby and emerald kasama sa 1% na maghahati-hati. So, dito pa lang sa ruby director, meron na tayong pwedeng paghatian. Makakasama na tayo dyan. Then, hanggang maging triple, presidential, imperial, crown diamond, may additional pang bonus na ilang million. Diba? Kung nakikita nyo yan. Then, hindi lang dyan. Ang Junes ay nagbibigay din ng travel for free
at itong travel, nakukuha ito sa mga points, sa mga points na keep natin, doon nakikita sa mga binibiling product, may mga points. Pag naipon mo ang points, pwede kang sumama for free, kasama mo ang family mo for free. Then, hindi lang yan, syempre, pag kumikita na tayo, gusto naman natin magbigay. Dahil ang purpose talaga ni Junes, makatulong na mag-feed ng mga hungry children, no? So dito, meron tayong Junes Foundation, no? Junes Kids. So tinutulungan natin yung mga bata na may mga cancer, yung mga hospital, nagdo-donate tayo doon. Yung mga bata na hindi nakapag-aral, nagpapatayo tayo ng school. Meron na tayong College for Entrepreneur. Meron ng Junes College for Entrepreneur. So meron tayong kinagawang college para sa mga bata. Isipin nyo guys, later on, part kayo, no? Ng company na merong school para sa mga bata. Gusto nyo ba yan? Hindi lang basta commission, no? So dito nakikita natin ang big. Ngayon, 1 billion, baka sunod 2 billion, 8 billion, nakikita natin ang pagtaas ng Junes. In the future, in 10 years, ilang billion na yan ang sales natin. So kung maging diamond tayo, maghahati-hati tayo doon, kasali tayo sa hatian, no? And hindi lang yan, dahil nagbibigay tayo ng tulong dito sa mga bata, may pantulong tayo, no? One heart, one hope, one mission. Then, hindi lang yan. Gusto nating ma-meet yung mga tao sa iba-ibang bansa, no? Every year, meron tayong 5 big events. Parang pang Hollywood style, no? Kung hindi pa tayo nakarating doon sa mga Hollywood stars na mga event, ganun ang event ni Junes. Ang isang arena sa Brazil ay Junes Arena na ngayon. So, si Junes din nag-i-sponsor sa mga athlete ng soccer, ng Olympic. Makikita nyo, may mga Junes dyan, no? So, dito mamimit natin yung mga Junes members sa iba-ibang bansa. So last time pumunta kami ng Milan, pumunta kami ng Rome, pumunta kami ng Singapore at Dubai, meron sa Dubai, Brazil, so different countries, and hopefully someday sa Philippines. Kapag madami na tayo, isipin nyo guys, sa Philippines konti pa lang ang nagjo-Junes. At kailangan ang product natin, 'di ba? Very unique at napakaganda, good company. So ito yung para sa atin, in our hand. Hawak lang natin ang ating business kahit saan tayo magpunta. Lahat ng marketing tools available, hindi na natin gagawin. Hindi tayo mukhang pipitsugin, nakita natin, very high end. Then, I know everybody are so excited na to join, no? So meron tayong isang way. Ay to be a customer. Ibig sabihin, bibili ka lang ng product, may gusto kang orderin every month, makaka-earn ka ng points. Ang pangalawa, gusto mong maging distributor. Kasi ang distributor, ikaw na ang model, no? Ikaw na yung artista, na ikaw na yung taga-promote. So, meron ka ng business. So, become a member, bibili ka ng package, membership package, then mag-order ka every month para ikaw yung model, para makita nila yung result mo, no? Then, mag-start ka na mag-share para i-grow mo na yung business mo. I know, alam ko na kung saan kayo dyan pupunta. So, siguro dito, sa become a member, kasi team member, kasi yan ay may business ka ng kasama. At napakaliit na halaga, nag-start ng 15,000 to 16,000, pwede ka nang magkaroon ng sarili mong business sa billion-dollar company. No? But, before that, I would like to go back to our host. Medyo napatagal ang ano natin today. Gusto kong maintindihan ng lahat. So, go back to our host. Please grab the mic. Okay. Thank you so much, Ms. Mary Grace Stein. Ayan. Napakaganda at napakaliwanag ng senior sa atin ni Ms. Mary Grace Stein. No? Maliwanag pa sa ilaw ko. Ayan. Yun. Sana po makita po natin at maliwanagan din po yung buhay ninyo sa munting engineer sa atin, no? But before now, meron po tayong guest today. Tawagin po natin si Miss Aikaji. Wala yata si ano. Tanungin na, andyan bawat si Miss Ai? Okay. Mukhang hindi siya available. Alright. Okay. Available natin. She's not available today. But we have meron po tayong guest
Ibang guest po ngayon ha. Andito po si Mr. Joey Gonzalez for isang to share with us his story. Siya po ay isang OFW din po sa dito sa bansang Saudi Arabia as a mekaniko. Pero uuwi na po siya sa Pinas kasi nakapag-exit na and makakapag-focus na dito po sa network industry. So ayan, siya po ay merong asawa at may isa pong anak ang asawa niya. Ayan. So ayan po, napakabait at na matulingin pong tao. So go ahead Mr. Joey Gonzalez, please grab your mic please. Hello. Hello po sa lahat. Good morning dito sa KSA. At ang oras na ano, kumbaga nakaka-blessing po na ganitong time talagang gising po, gising na gising hindi ho natin na talagang kumbaga kapag may gusto may ano kumbaga ayan. Pero ako nga po pala si Joey Gonzalez dito ako sa KSA. I'm 29 years old. Kumbaga dito po ako sa Alcards na malapit po sa Riyadh. At isa po akong mekaniko na explain na po ni ma'am. At ay may misis po ako na anak na si Baby Princess. At mahal na mahal po yung ano, Baby Princess ko. Okay po. At kumbaga bakit ako napunta ng OFW? Kumbaga para mabigay yung mga pangailangan ng mahal ko sa buhay kasi hindi pwedeng iasa sa iba yung mga future ng ano ng pamilya ko na tatay na ako na dapat yung ano mga gumagawa ng way para masustentuhan yung ano hindi na pwedeng iasa sa ibang tao. At yung naging OFW po ako for the 5 years, bakit ganun? Bakit ang buhay kumbaga ilang beses na ano tinutulungan natin yung ibang tao na ganun ba talaga na ang Pilipino talagang magsasakripisyo na ginagawa niya yung lahat-lahat tapos ang gagawin ng ibang tao. Magsisip-sip lang sila, mas mataas pa yung position sa'yo, sila na yung walang ginagawa sa field. Bakit ganun? Pero nanyan, kumbaga sila ba dapat yung habang buhay natin kasama? At kailangan, kumbaga, kung yun, kumbaga tinulungan natin sila sa kaano pa. Pero meron din po kasing dumadating sa buhay natin na kapag yung mga relatives natin, gusto nila halos lahat ng income mo. Kumbaga sila na lang yung ano, pero di ba nila alam na bakit tayo nag-OFW. Pero kumbaga isa part of ano na din po na life na karangalan din po na matulungan ko sila kasi kapag may lumapit, kailangan ano, kumbaga obligasyon po na bilang citizenship ng bilang isang Pilipino. Lahat ng mga kailangan, lahat ng ano, kumbaga, gusto ko maging isang wave din po ako na ano, makatulong ko. Pero, paano ko magagawa yun kung isa lang ang alam kong gawin? Kaya, naghanap ako ng ano, nag-aral ako. Pero, dun sa pag ginagawa ko na yun, na pag-aaral sa kapag ano, habang nagtatrabaho na lahat-lahat. At, kumbaga, dumaan din po ko sa ano na, nahiligan ko yung Mobile Legend. Ang taas na ng ranking ko, ang taas na ng narating ko. Pero, may nangyari ba? Kaya wala po. Napabayaan ko yung sarili ko na talagang, kumbaga, yung kumbaga, ano, ganito ba talaga yung kumbaga gusto ko sa buhay ko? Kaya kailangan may gawin. Tapos napunta ako sa, ano, networking business. Tapos, nadagdagan na naman yung ano ko. Tapos, binawasan ko na yung laro hanggang nasa nawala na. Pero ganun pa rin, hindi ko naman, ano yung kalusugan ko. Hanggang sa nakilala ko po, yung kumbaga talagang bumago ng ano yung mindset ko yung buhay ko. Unahin ko po muna si ano si si Ma'am Agnes na talagang nakaka-proud na kasi siya po yung isa sa nagiging ano na kumbaga nagpasaya ng buhay ko na talagang yung simpleng ano lang yung may bata pala na ganitong kaano na oh sir nahiya ako sir pero napaka nakaka-passion po yung kanyang ano na buhay na talagang ginising po yung ano ko na maso magaling to ha. Tapos kailangan ganyan din ako kumbaga na-challenge po ako saka
Kumbaga, binigyan po pala ako ni God ng way para makapag-speak din sa maraming tao. Kaya, nakaka-bless din po na nailabas ko dahil sa ano. Yung... Tapos, nakilala ko din po na ano si Ma'am Grace Stein. Na nahiya po ako nung una kasi ang taas niya. Pero hindi po pala, ano, kumbaga, dapat po kung ano tayo, kung may doubt tayo, ano, huwag tayong mahiya, lumapit tayo. Kung may hinanap tayong sagot o ano man. Dahil nga dun sa ano sa Bible na nakasulat doon na kapag may gusto kang makita, hanapin mo. At nakilala ko po si Ma'am Grace na talagang bumago ng buhay ko. Na lahat ng nasa kanya, lahat nakita ko yung pain na pinagdaanan niya sa buhay niya, sa lahat ng down. Ano kung sakaling daanan ng tao yun, lahat ng tagal niya doon sa Japan, di ba, milyonary na siya, pero nangyari sa kanya, na-down siya, pero ayun, sagit lang, binigay ulit ni God yung nawala na blessing sa kanya. At praise God pa rin na talagang yun. Saka, ang blessed pa rin po ako kasi ngayon, nag-file na ako ng exit at ma-apply ko na yung mga natutunan ko sa araw-araw na buhay na kumbaga masaya po ako na araw-araw nagle-level up ako na talagang dati. Kumbaga, parang walang nangyari pero ngayon po naramdaman ko sa ano po saka habang ngayon lumalapit po ako sa Panginoon talagang binibigay niya po sa akin yung mga na dati pinapipray ko lang dati ngayon na kumbaga nararamdaman ko na po na dumadating yung mga blessings. Ayun po. Tapos sa mga relatives ko po na humingi ng tulong sa ayun po matutulungan ko pa yun ng ano yung diskarte kung bakit na yung para matulungan kayo at nun sa mga kasama ko po sa work na dati ano mga naging halimbawa po ako na may tao na kaya kayong tulungan pero hindi for the whole life. Mga mas gusto ko pong tulungan na tao na ngayon. Yung talagang gustong tumulong sa tao kaya doon po siguro ako nararapat kasi nararamdaman ko yung kasayahan kasama sila. At ang pinakamahalaga po na nararamdaman ko sa buhay ko na ano nandito ako sa mundo kumbaga para mapasaya yung binigay na gift sa akin ni God na mapakilala yung asawa ko, ang baby princess ko, magulang ko, lahat sila pasalamatan ko sa binigay sa akin na pagkakataon ni God na ating walang-wala ako na energy ba na talagang ano ba pero ngayon binigay niya sa akin na mapasalamatan ko, ma-guide ko yung ano ko na lahat-lahat ng binigay na blessing sa akin ni God ma-apply ko at ma-share ko rin sa ibang tao. Yun lang po. Salamat po sa lahat-lahat po. Good morning po sa lahat. Ayan. Thank you so much, Mr. Gonzalez. No? Napakagandang sharing po sa atin. Ayan. Napakaganda kasi dito lang po kami nagkakilala ni Sir Joey din sa network industry. At alam nyo po na ganyan po yung pagiging pivot. We're looking po para sa mas maganda na vehicle at mas magandang strategy para po patungo po sa ating magandang kinabukasan po. Kasi lahat po kaya gusto nating gawin para for the best life po. Kasi isa po, tayo po mga lana, tayong mga OFW, gusto natin makauwi sa Pilipinas nang magkaroon ng magandang buhay na kasama natin sila. At dito po ay isa tayong family dito. At nakikita ko dito na nagtutulong-tulungan po kami. At I am thankful po kasi nakilala ko si Sir Joey na simula't sa simula pinakita niya sa akin kung paano yung magtanim na magtanim. Kasi nakita ko po sa kanya kung paano po siya mag-aral, yung paano niya po na i-share sa amin, yung bawat natututunan niya. Yung give and take, may natutunan po kami, may natutunan po tayo sa iba, may natutunan din po yung iba sa atin. Ayan po. So, napakaganda ng dito sa company kasi we are dealers of hope. So, maganda po na makatulong tayo sa iba kasi yung result is na may bibigay po yan sa atin with open heart at because of God. Yeah. Ayan. But
Meron po tayo, ayan po pala, na meron po tayong next presentation about the blueprint. Ayan. Our next event is the blueprint to success. Isa po yan maganda. Sana po makatayin po tayo dyan kasi napakaganda po kasi meron, ang ano po natin dyan is guest is the pinakamataas po na rank po sa Philippines na dito sa company ito. Isa po siyang Emerald Director, no? So, siya po ay si Felma Ong. Siya po ay sa Philippines. So, marami tayong matututunan sa kanya kasi na-commit niya po yung mataas na rank sa Philippines. So, what more pa tayo? Kung makikita natin sa kanya, makikinig tayo kung ano yung pivot, yung strategy kung patungo kung saan siya nandito ngayon, no? So, ayan. Sa November 25 po yan, Thursday po. So, attend. Huwag po natin kakalimutan na mag-attend po dyan. So, ayan. At every Friday, meron po tayong small group po. Ayan. Mga English po yan. English po. Pati po yung blueprint, isa po yung English presentation. At ito pong small group meeting, English present Zoom webinar po yan kasi po yung nag-guide po sa atin at nag-ano po sa atin dyan is yung speaker po natin ay isang Diamond Director from other country, no? So, iba-iba pong country yung nag-a-attend dyan. So, kailangan po natin na English kasi yung national language, yung ano po natin na language is English. So, para po magkaintindihan po tayo. So, ayan. That's all for today. Napaka-blessed na araw po today. Marami po akong natutunan.